sabihin o ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga bat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdariwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdariwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya ay marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya ay mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman
ang nagagawa ng tao, ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito ay sa inyo, at kayo ay kay Kristo, at si Kristo naman ay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo ay natayo at yaong sandigan ay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. Alleluia, Alleluia. Sumunod kayo sa aking at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad ng mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang lambat." Gayon nga ang ginawa nila
at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggigilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, napakinggan po natin ang kwento ni Jesus na nagbibigay utos sa kanyang mga alagad na sila ay pumalaot muli. At alam natin mga kapatid kung paano lumaki ang Panginoon. Tandaan natin na siya ay lumaki bilang isang anak ng karpintero dahil ang kanyang ama dito sa lupa ay walang iba kundi si San Jose na isang karpintero. At sino po ang binibigyang utos ng Panginoon sa ating ebanghelyo na pumalaot? Ang kanyang mga alagad, higit sa lahat, si Pedro. At ano po ang hanap buhay ni Pedro? Si Pedro ay bihasang mangingisda. Kaya marahil magtatanong tayo, bakit kaya susunod si Pedro sa isang anak ng karpintero? Bilang anak ng karpintero, marahil hindi naman siya bihasa sa pangingisda. Pero bakit sumunod si Pedro kay Jesus? At si Pedro may karanasan. Halos buong gabi silang nangisda at wala silang nahuli. Pero saan nagmula ang pagsunod ni Pedro kay Jesus? Hindi dahil gusto lamang sumunod ni Pedro kay Jesus. Marahil ang kadahilanan kung bakit sumunod si Pedro kay Jesus dahil siya ay may paninampalataya kay Jesus. Sumunod si Pedro sa isang anak ng karpintero dahil siya ay may pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, kung tayong lahat ay may pananampalataya kay Jesus, nangangahulugan na tayo din dapat ay sumusunod sa kanyang turo. Kung tayo ay may pananampalataya kay Jesus, dapat sumusunod tayo sa kanyang mga gawa. Kung tayo ay may pananampalataya kay Jesus, dapat tayo ay sumusunod sa Diyos. Maraming pagkakataon sa buhay natin bilang mananampalataya na lagi nating sinasabing sumusunod tayo sa Panginoon. Pero oras na hindi na ito umaayon sa kagustuhan natin, ayaw na nating sumunod. Oras na nasasaktan na tayo sa turo ni Jesus, sa salita ng Diyos, tila minsan tinatakpan na natin ang ating mga tenga. Ayaw na nating pakinggan. Pero mga kapatid, ang tunay na pagpapakita ng pananampalataya, higit sa lahat sa Panginoon,
higit sa lahat sa mahal na pong Jesus Nazareno, ay ang sumusunod sa kanyang mga turo, sa kanyang mga gawa. Pwede namang sabihin ni Pedro, sino ka para sabihan ako? Anak ka ng karpintero, bihasang mangingisda ako. Pero saan nagmula ang pagsunod ni Pedro? Dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. At alam natin ang mga bagay o ang mga taong sumusunod sa Panginoon. Ang mga taong sumusunod sa Panginoon, binibiyayaan at tunay na pinagpapala. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, nung sumunod sila Pedro kay Jesus, ano ang nangyari? Nakahuli sila ng napakaraming isda. At sabi doon sa ating ebanghelyo, kulang na lamang mapunit ang lambat. Kaya nga humingi pa sila ng tulong sa kanilang mga kapwa mangingisda na buhati ng lambat. At anong pinapaalala nito mga kapatid? Na tunay na ang tunay na biyaya, nag-uumapaw ang tunay na pagpapala sagana sa mga taong tunay na nananampalataya. Uulitin ko po 'yon ha. Ang tunay na pagpapala, ang tunay na biyaya sagana sa mga taong nananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid, panawagan po ito sa buhay natin bilang mga sumusunod sa Panginoon, bilang sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno. Gusto natin na pagpalain ng napakadaming biyaya. Gusto natin na tayo'y biyayaan ng Diyos. Sumunod tayo kay Jesus. Sundin ang kanyang utos. Dahil lahat ng sumunod kay Jesus, tunay na pinagpapala. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang pagsunod at pananampalataya, saan yan nakaugat? Nakaugat po yan sa pagtitiwala. Ang pananampalataya at ang pagsunod kay Jesus, nakaugat sa pagtitiwala. Nagtiwala si Pedro sa kakayanan ng Panginoon. Nagtiwala si Pedro sa kung ano ang kayang gawin ni Jesus. At doon sa pagtitiwalang iyon, sabi doon sa ating ebanghelyo, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mga taong tunay na nagtitiwala sa Panginoon, handang iwan ng lahat upang manampalataya at tumupad sa kanyang utos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo na ang bawat isa sa atin ay tunay na mananampalataya kung tayo ay marunong sumunod sa turo ni Jesus. Kung tayo ay marunong sumunod sa utos ni Jesus. At ang utos ni Jesus, tunay na magbibigay sa atin ng pagpapala at biyaya. At kung tayo ay nakaranas ng pagpapala at biyaya mula kay Jesus, marunong din tayong bumitaw upang tayo ay magtiwala sa pagpapala at kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, sumunod ka. At kasama sa iyong pagsunod kay Jesus, nandiyan ang biyaya. At kasama sa biyayang yan, ang kakayanan mong magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
minamahal kong mga kapatid, noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, halikayo, sumunod kayo sa akin. Tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang pananalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin, ang atin pong panalangin, banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani nang nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo nawa ay magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala, manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak, siya na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna. Tung pinapayatanak na mula sa'yo, hihain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ang puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas nung lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot
na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa dagat, katulad ng ating buhay, minsan ay tahimik, minsan ay magalak. Ganyan ng ating buhay, kung mayroong kabutan, pag-ipas ng hilahin, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat, itulak man ng hangin, hindi makalampas sapagkat mabuhangin. Kahit may suliranin, away na dumadating din, upang ito'y patin at ito'y ating butasin. Itong alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang nag-ayuma, oras na malakaya, lambat ng aking buhay, maaari bang iwanan upang malakaya ng taong iyong hirang. Mayo ka sa laot ng aking karagatan
ang lambat ay hulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling mga kawan sa dagat ay huhulihin. Announcement, mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilay at mag-subscribe sa mga official na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name and pictures ng bawat social media accounts. Facebook. YouTube account. Instagram account. Thread accounts. XO Twitter account. And TikTok account. Maging mapanuri po tayo at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube kung saan pinalalabas ang mga lumang videos ng ating misa at galing sa iba pang simbahan. Palaganap natin ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno,
sinasamba pa namin, pinipinto ka namin, parang mong aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarmal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati pa namin.